The reading from Lucas. Ang dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya doon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan sa tindi ng kanyang gutom. At dahil sa wala namang nabibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ang sadalya. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay na wala. Ngunit muling natagpuan at sila ngay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya. Dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan niya ang kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ako kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako bilhin ng kahit isang maliliit na kambing para magkasayahan kami ang aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyo ito, na lumustay ng inyong kayamanan na masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan. It's a word of God, ang salita ng Diyos. Salamat. Lord, thank you po for the the word or the lucid from Lucas chapter 15. Ang ating natutuhan ito kung paano mapapatawad. How great the love of our Father, because the the lost son, he wants one
Wanchaman who had two sons. The younger one said to him, Father, give me the share. And now the man divided the property between the two sons. After the few days, the younger son and his part of his property was left home and the money. He went to the country and far away, where he wasted the money. The money in reckless living, he spent everything and he had. Then the severe famine spread over the country and he was left without a thing. So he went to work for one of the citizens of the country, who sent him out of his farm not to take care of the fish. He wished that he could fill himself with the bean pot for the fish eat, but no one gave him anything to eat. At last he came to the sentries and said, all my father's hard workers have more than they can eat, and here I am about to starve. Because this party was wished by all his knees, how much to the and he lost everything that he had with his part. So how the father in heaven, he, those who repent and he gave forgiveness. That's why the mercy in judgment is triumph over judgment. Lord, thank you for reminding us your love is eternal and mercy endures forever. Now we are in vision because pangalan Jarel, my nephew, who is requested to me for the birthday of his papa. So I visualize how the father of Jesus did through vision. Lord, just close your eyes and start. We have to visualize how the Lord gave the gift regarding the birthday of my nephew Cyril. His father, she is reacted to have a party or somewhat asking for cake for his father's birthday. Cyril, pangalan mo? Jarin. Jarin, you just close your eyes until I will ask the father producer to the gift for your father. Lord? I ask forgiveness for my father and mother, and I too, and Kuya Miguel, we want to visualize, I want to visualize the gift that the Lord have the vision now. Cyril, I ask to you, tatanong ako sa iyo, have you seen the cake and have a lot of food in the table with a big cake? Yes, you said yes or no? Have you seen the cake? Yes. So the Lord give us the party, a spiritual party that he seen. Have you seen the big cake? Yes. My brother and sister decide to believe, but in vision, the Lord our God Jesus give us, and you will give, and he will give, and the Father Spirit give the Holy Spirit to us. Now we are asking about the spiritual cake
in vision a lot of food in the table which the Father in heaven gave us through vision. How amazing deeds of the Lord. Through vision, He gave us His people and being our son. Being we are the son of the Lord and Jesus. So we are thankful for the vision, being spiritual visionary. Lord, thank you, brother and sister, we are facing now all over the world. A lot of videos we share, but I'm trying my best to explain. Even I cannot speak fluently, but maybe to videos my the song that I compose, a song, and you can understand what the Lord, how the Lord chose us as being preacher or healer, somewhat like the children. We have to teach to do good and to love our neighbor and to love our father and mother, and because the commandment says love God above all things and love our neighbor, and especially to our own. Lord, maraming salamat, and thank you Lord for the spiritual vision. Maraming salamat. Okay.